Magandang araw mga bata! Ngayon ay nasa ikalawang markahan na tayo. Unang module sa unang linggo ng Filipino 4. Muli, ako ang inyong guro, si Teacher Ella. Unang aralin, ito ay paksa. Pagbibigay ng paksa at pagtukoy sa sumusuportang detalye. Inaasahan na ibibigay ang paksa ng napakinggang teksto at napanood na maikling pelikula. Natutukoy ang mga sumusuportang detalye sa mahalagang kaisipan sa nabasang teksto sa pamamagitan ng chart. Unang pagsubok, panuto. Basahin ang maikling kwento sa ibaba at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Isulat ang letra ng sagot sa inyong kwaderno o sagutang papel. Ang pamagat ng ating kwento na ngayon ay Malungkot si Bunso. Ito ay kwento ni Angelica A. Manalata. Nakita ni ina na si Bunso ay malungkot na nakatanaw sa bintana. Nakatingin sa gawi ng bahay nila Junjun. Bunso, bakit ka malungkot? Tanong ni ina sa kanya. Dalawang araw na po kasing hindi sumisilip sa bintana si Junjun. Nag-aalala po ako. Wika ni Bunso sa kanyang nakikinig na ina. Palagi po kasi may nagtatawanan at nagkukumustahan sa bintana, ngunit magmula noong isang araw ay napansin ko na matamlay siya at umuubo. Hindi pa naman ako maaaring lumabas ng bahay para bisitahin siya. Malungkot na pahayag ni Bunso. Nais mo bang malaman ang kalagayan ni Junjun? Tatawagan ko ang kanyang nanay at kukumustahin ko siya. Ang sabi ni Aling Marga sa kanyang nag-aalalang anak. Ayan, sagutan na natin ang mga tanong. Una, sino ang malungkot na batang nakatanaw sa bintana? A. Ina. B. Junjun. C. Bunso. Kadalawa, bakit malungkot si Bunso? A. Sapagkat dalawang araw na niyang hindi nakikita si Junjun. B. Sapagkat hindi siya makalabas ng bahay. At C. Sapagkat palagi silang nagtatawanan ni Junjun. Ikatlo, saan nagkikita ang magkaibigang Bunso at Junjun? A. Sa tapat ng bahay nila Junjun. B. Sa palaruan. C. Sa bintana ng mga bahay nila. Ika-apat, ano sa palagay mo ang nangyari kay Junjun? A. Siya ay nagtatago. B. Siya ay may sakit. C. Siya ay nag-aaral. Ika-apat, bakit hindi maaaring bisitahin si Junjun ni Bunso si Junjun? A. Kailangang mag-ingat laban sa sakit na COVID-19. B. Ipinagbabawal lumabas ang mga bata. At C. Lahat ng nabanggit. Ayan, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Pakicheck po ang inyong mga kwaderno. O, balik tanaw tayo. Ang talata ay lipon ng mga pangungusap na paunlad na bumuo at nagpahayag ng isang kaisipan. Ang bawat pangungusap ay kailangang magkakaugnay tungkol sa pangunahing kaisipan o kaya sa paksa ng talata. Malimit na nasa unahan o hulihan ang paksa ng pangungusap. Ito ay naglalaman ng diwa ng talata. Maikling pagpapakilala ng aralin. Ang isang kwento, seleksyon, maging maikling pelikula ay naglalaman ng isa o higit pang paksa. Matutukoy ang paksa sa pamamagitan ng pagkilala sa mga sumusuportang detalye sa isang teksto o sa maikling pelikula. Ang paksa ay maaaring buuin ng isang salita o ng isang buong pangungusap. Ito ay tinatawag ding pangunahing kaisipan. Ito ay ang paksang tinatalakay o ang kabuuang nilalaman ng talata, ng kwento, ng tula at ng iba pang akda. Maaring matagpuan ang paksa ng nabasa o napakinggan teksto at napanood na maikling pelikula sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga sumusuportang detalye. Isa sa mga paraan upang malaman ang mga mahalagang detalye ay sa pamamagitan ng paggamit ng chart tulad ng nasa ibaba.
Kapag nasagot natin yung tanong na sino, ano, saan, kailan, paano at bakit, nalalaman na natin kung ano talaga yung mahalagang detalye, malalaman natin ang paksa. Tandaan, sa pagtukoy ng paksa sa isang talata, kwento o maikling pelikula, mahalaga na matukoy ang pangunahing ideya na ipinapahiwatig nito. Maaring matagpuan ang pangunahing ideya sa unahan, pwedeng sa gitna o kaya sa huling bahagi ng teksto o kaya ng pelikula. Makakatulong din ang pag-alam ng mahalagang detalye ng seleksyon o ng pelikula. Magsasanay na tayo! Ayan, tukuyin ang pangunahing kaisipan ng bawat larawan, piliin ang sagot sa kahon at isulat sa kwaderno. O paki-screenshot po ito kasi mamaya ibibigay ko naman ang pagpipilian. Tapos na po ba? Ayan po ang pagpipilian. Saan kaya sila ilalagay? Doon sa kaninang pinakita kong mga larawan. Ayan, sige, kung tapos na kayo, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ayan, malamang lahat kayo nakakuha ng tamang sagot kasi alam ko lahat kayo ay nakikinig mabuti. Ayan, tapos na tayo mga bata sa unang aralin. Pero syempre, bago tayo magwakas, ano ang natutunan ninyo ngayong araw? Isulat ito sa inyong kwaderno. Kung tapos nang magsulat at magsagot, i-picture, i-attach sa stream ng inyong Google Classroom. Happy New Year! Hanggang sa muli, mga bata!